Okay mga kanoisi, next video. Sobrang nakakilabot ang tagpo. Muntikan pang magkabahan. Lumipad kasi ang B-52 bomber aircraft ng Amerika sa military base ng China sa South China Sea. So, kumusta mga kanoisi? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoisi. So, ngayong araw, syempre, manonood na naman tayo ng balita or updates patungkol sa nangyayari sa West Philippine Sea, no? Between Philippines and China, syempre, with the help of America. So, ang video ito ay mula kay Melb's Castle. Merito pamagat na China, iyak, nagtakbuhan sila sa takot. USA bomber akbang bobombhin na ang China. Practice lang eh. So, parang minamak or something na tinatakot, di ba? So, yan yung panonorin natin ngayon. Siyempre, bago natin simulan, Melb's Castle, supportahan nyo yan. And also, kung tip nyo ng mga ganitong reaction video may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Filipino IC. So, di na natin ito patatagalin pa, baka agawin pa ng China. Again, ang video ito ay may title na China iyak nagtakbuhan sila, natakot, USA bomber akbang bombahin na ang China. Practice lang eh. Like, comment, share, subscribe. Start. Sobrang nakakilabot ang tagpo. Muntikan pang magkabombahan. Ulit. Sobrang nakakilabot ang tagpo. Muntikan pang magkabombahan. Lumipad kasi ang B-52 bomber aircraft ng Amerika sa military base ng China sa South China Sea. Talagang nakakapinindig balahibo ito. Kasama ng bomber ang reconnaissance plane ng Philippine Air Force. Dito pinasok lang naman ng US at Pilipinas ang military airspace ng China. Grabe no, parang akmang aatake na tayo. Parang ano to men, parang sinampulan lang ng US ba na okay, ganito lang kayo ka-accessible oh. Yung air nyo, pwede namin gamitan ng airstrike yan. So, good moves yun. Kasi syempre, alangan naman sila lang palati, di ba? Tal na umiiyak dito ang China. Sa sobrang takot nila, pinagbanta ang papasabugin daw ang Pilipinas at US pag hindi umalis doon. Dito talagang may pagmatigasan ang Pilipinas. Walang palag ang China. Philippine military aircraft, I'm warning you again. Leave immediately. For you will bear for responsibility for all the consequences. Sila yun, nagbabanta sila. Tapos, you know, ang tapang parang hilaw eh. Nasaksihan ng mismong mata ng Philippine Air Force na walang fighter jet ang China sa South China Sea. Kakaunti lang rin ang China Coast Guard na nandoon. E di totoo ang balita ng US Indo-Pacific. Mukhang nagtakbuhan na nga ang China pabalik sa kanilang bansa. Still looks like nothing along the runway. No aircraft present. Kahit ang US nga ay pinagbantaan rin ng China. Anong nangyari? Wala. Puro banta nga yung China, no? Kasi puro lang naman banta talaga yung China, men. Di lang naman Pilipinas yung binabraso nila. Sobrang rami. Tapos, yun nga, especially like ganyan, India or yung Taiwan, binabanta-bantaan nila. Pero, in the end, kapag ka pumapalag kasi, wala silang magagawa, men. Parang ano lang sila ba, na itatry lang nilang ibuli yung mga bansa. Tapos, kapag pumasok ka sa bitag or kapag ka nasindak kita, wala na, sa akin na yung mga resources mo or yung mga yaman nyo. Something like that, diba? So, I think tama lang din naman men yung ginagawa ng Pilipinas ngayon na manlaban tayo ba? Dead ma lang ang piloto ng bomber aircraft. Dito maririnig mo na may takot sa salita ng Chinese na nagre-radio challenge. Natataranta pa yan habang nagbabanta sa Estados Unidos. U.S. military aircraft, Papa Ili Alpha, leave immediately and keep her off. Sinampal naman ng leave it immediately. Kala mo naman talaga eh, kapag sila yung nandyan sa ano, hindi man lang mapakiusapan ng maayos, di ba? Like, gusto lang nating maghatid ng mga ano supply. Wala talaga, hindi talaga. No. Bubombahin namin kayo ng tubig or haharangin namin kayo. Something like that. Ganun sila, men. Tuhanan ang China dahil may karapatan ang bawat bansang lumipad na mapayapa ng hindi sinisita. Tama. Halos lahat kasi inaangkin na ng China. Wala namang batas na nagsasabing pagmamay-ari to ng mga Chinese. Ang kakapal na mukha, diba?
ensure that we maintain the rights that we have as a military aircraft to fly in international airspace, maintain our presence in the area, and show that, you know, we're not worried about the buildup that's happening and that we are going to continue to stay down here in South China Sea. Hanggat maaari, ayaw ng gera ng Pilipinas. Kung ipapakita naman ng China na mabait talaga ang mga Chino, edi go, magkaibigan tayo. Pero kung papakitaan nyo ang Pilipinas na masamang kasal, abay ibang usapan na yan. Yun yung isa talaga sa pinagtatalunan ng kapwa natin mga Pilipino. Ano? Igiit ng Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez, kung ipagpapatuloy ng China ang hindi pagtupad sa pangakong aalisin ang China Coast Guard sa West Philippine Sea, edi magkagunol nang kung magkakagulo. It is clear that we will not give up any of our territories, but we continue to reach out and tell them that we are ready to sit down and talk seriously about how to resolve some of the issues involving the territorial claims. Kung totoo naman na may gentleman agreement si Duterte at Xi Jinping, ibabasura raw yan ng Pilipinas. Hindi raw kikilala. Kasi parang hindi talaga yun valid, especially kapag verbal lang. Dapat kasi, ano yan eh, may mga dokumento talaga. Hindi pwedeng, hindi, nag-usap lang kami. Nag-usap lang kami ng ex-president yung, hindi yun magiging valid talaga kahit na, ano pa, nung tawag dyan. Parang, nilaslaysan nyo yung mga ganito, tapos ganyan, parang sanduguan ba yan? Basta, kahit na, nag-shots pa sila doon, nag-shot puno pa sila doon. Hindi yun valid talaga. Kailanin ng Administrasyong Marcos ang secret deal ng Pilipinas at China. Kind of an agreement that does not jive with our policy of making sure that our territory is well protected will obviously be not recognized. I think that that's already been made clear on many occasions. Kayo, anong masasabi nyo sa napakatapang na magpasok ng Pilipinas at Estados Unidos sa China's military base? I-komento sa baba ang inyong saloobin. Yun, kita nyo naman guys, Melb's Castle, supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Go show some love, like, comment, share, subscribe, Mr. Melb's Castle. Sobrang angas talaga ng mga updates niya patungkol sa West Philippine Sea. Ano? Tapos, yun, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood. Bago nyo iwan yung channel natin, huwag nyo na rin kalimutang mag-like, comment, share, subscribe. So, yun. Again, dito na naman tayo sa mahiwagang tanong. Ano ba? Agree ba kayo doon na yung USA ay parang magbabox sa atin? Or yung, yun, kakapit tayo sa kanila? Parang gamitan lang ba? Gamitan ng gamitan, di ba? Between US. Comment down below. Tapos yun, again, buti na rin yun ano, na yung gentleman's agreement ay ibasura talaga yun kasi men, hindi lang naman si Tatay Digong yung may-ari ng Pilipinas, di ba? Kailangan talaga ng ano yan, pagdaanan ng mga, kailangan talagang makuha din yung sides ng taong bayan or yung siguro pag-usapan nila sa Senado or yung mga expert or kung sino mang mag-a-agree sa deal na yan, di ba? Hindi pwede yung kasakasaka lang ng deal tapos kayong dalawa lang, nagto-toast lang kayo ng wine doon. Unfair yun sa mga Pilipino, ano? Kasi yun nga, hindi lang naman sila yung may-ari ng Pilipinas. Tayo din naman. O, kita nyo naman, sobrang tindig talaga ng administrasyong ito ngayon na hindi talaga sila magbibigay or isusuko ang kahit anumang teritoryo ng Pilipinas, which is goods yun. Though, medyo may risk nga siya para sa war, ano, but yun, again, wala tayong magagawa na dyan kahit na hindi natin, or kahit na ibigay pa natin yung WPS, yung WW3 ay mangyayari pa rin talaga. Sobrang daming bansa ngayon na nagkakagulo. Hindi natin hawak yan. Do you think kapag, again, yung ibigay natin yung West Philippine Sea, yun nga, again, hindi lang diyan matatapos yan. Baka nga isunod na yan ng yung Palawan or yung Luzon, di ba? So, sobrang risky nun. Sobrang delikado nun. Tapos, syempre, isipin nyo na lang guys, kapag na-acquire ng China yung WPS, wala na. Yung WPS niya, mag-re-range na naman siya ng ano na namang mga dashline yung gagamitin niya. Baka yung 200 natin, na-less na ngayon 200, wala na. Magugulat ka na lang.
mga 10 meters from Pangpang sa Pilipinas, wala na, pag-aari na ng China. Payag ba kayo ng ganun? May mga China Coast Guard na sa ano dagat natin. Sobrang lapit na, natatanaw na natin dito sa Pilipinas. Sobrang pangit yung ganun. Kaya, tapos yun, kahapon nga, nag-attend ako ng mass. Na-brought up din yun ng father or ng pare yung about sa Israel, Gaza, tapos yung Russia, Ukraine, tapos itong China at saka Pilipinas. Na-brought up niya guys na sobrang gulo talaga. Which is, alam naman natin na parang nakalagay na nga yan sa Biblia no, na magkakaroon talaga ng digmaan yung mga bansa. Which is sobrang nakakatakot, wag naman sana. But yun, kahit na ayaw natin ng warming, kailangan talaga natin i-protect yung soberanya natin. Kasi yun, tayo lang din naman yung kawawa kapag nagpapaapi tayo sa mga bansang yan. Ano. Mas lalong lalakas yung puwersa nila, mas lalo silang magiging makapangyarihan to the point na baka in the near future, wala na tayong magawa talaga sa kanila. Parang tuta na lang tayo. Kita nyo, yung Taiwan, di ba? Up until now, lumaban din talaga sila. Kaya, yun, up until now, wala din talagang nagawa yung China. Kasi kung gugustuhin talaga ng China, I mean, diretsahan na yan eh. Wala nang pagbabanta, wala nang kung ano-ano man. Diretso atake na yan. Pero since alam niya na lalaban talaga yung Taiwan, kasi yung China, ayaw din niya ng gulo eh. Parang banta-banta lang din talaga. Parang gusto lang din talaga niyang kumita or yung ekonomiya lang talaga nila yung iniisip nila or whatsoever. So yun lang naman. Kayo, ano masasabi niyo dito? Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So yun, God bless Philippines. Siyempre, Pilipino tayo eh. So go lang ng go.